Good morning. Happy Sunday. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. So today is Sunday again. And it's November 8 na. Currently 9:41 in the morning. So, medyo tanghali na ulit kami nagising ngayon kasi siguro nagbabawi ako ng energy since nung nag-paint kami ng bahay doon sa Villa Mama. And naramdaman ko na umulan kanina madaling araw ulit. Tapos, medyo malamig ngayon kaya nagsuot ako ng sweater. Si RJ wala siya. Nakikain na naman yun. Tinititigan ko yung bahay namin eh kasi parang hindi ako satisfied. Nainis ako kasi nung pinagawa namin tong bahay na to, as in walang kaplano-plano. Meron lang kaming isang picture na pinagay. Kasi ang plano talaga dito sa bahay na to is parang tiny house lang siya. Nung kadadating namin galing ng Malaysia. So, hindi siya ganun na plano. Kumbaga, nagbigay lang kami ng picture sa mga construction workers na, o ganito yung gawin nyo. Ganito lang yan, nakaabang lang muna kasi wala pa kaming ganun kalaking budget. So, ang nangyari, parang isang box lang siyang bahay na ganun before. Hanggang sa nadugtungan na nga dito sa likod, tapos nabakuran na dito sa harap. Ang plano talaga nito ay up and down lang siya na maliit lang, tiny house, parang ganun. Since nakakaipon naman kami ng medyo pandagdag, pinadadagdagan na namin. So, nagkaroon ng kitchen dito at saka ng fence dito. Wala siyang garage. Ang magiging garage namin dito sa likod. Pero ang talagang mangyayari dito is sala siya. Magiging sala to, guys. Living room. Tapos, kitchen. Ito, pababagbag namin tong part na to kasi dito yung magiging stairs niya. So, sa taas na yung magiging talagang main bedroom na. Nakapag-decide naman na kami ni RJ na next time na ulit magpagawa. And ano ulit, standby lang muna ulit. So, tinititigan ko yung aming ganap na yun dito sa bahay. Kung naging ganyan yan, yung TV na yun, nandito siya. Tapos, kagabi ko lang siya inayos. Di ko pa siya na-fully, ano kasi, paint. Parang kailangan pa ng isang coat para maganda yung finish nung pintura. So, nilabas na din namin yung ref. Nandun siya sa labas. Kasi, kukunin na yun nila mama. Bibili na lang kami ng mas maliit. Na compatible lang sa amin dalawa. Kasi yung fridge na yon, yung ref na yon is super laki niya. Ginig na ka? Hindi naman. Bakit ang ginig na kayo? Di na lata. Main ka na, no? Yeah. Magkain ka na naman, ano? I'm gonna give you an update, guys, dito sa Gawa Bakod Serye. So, I'm having my coffee nga pala. Hindi na ako nag-sugar. Kasi diet ako. Diet na naman. Nung umuwi kami kasi sa bahay, napakain na naman ako kasi masarap kumain kapag kasalo-salo, diba? So, napapakain na ako. Hindi ko na mamalayan na sobrang lakas ko pala kumain. So, ito na ang gabas natin. Hindi pa siya natatapos pinturahan kasi pinalitan namin yung color ng paint. Ayan, ito. Pinalitan namin siya ng medyo grayish brown. Parang ganyan, no? Kita nyo ba? Ayun nga. Kaya siya iyak ng iyak kanina. Na-paint na din to. Kailangan pang pinturahan yung mga bakal dun sa taas. Pero hindi na namin pinapaspas. Hindi na namin pinapaspas ni RJ pa konti-konti na lang kasi nakakapagod siya eh. Hi! Hi! Magugupit mo na ako bago pinurahan ko. So, na-start na din i-paint yung bakal doon sa dulo. Ayan siya. This one. Hindi pa din nakakapit, guys, yung wall light natin dito sa harap. Tsaka ako na kayo ilalabas pagka tapos na. Kasi hindi pa siya tapos eh. Yan pa lang yung niya. Yan pa lang siya. Kailangan pa ng wall light dito. Tatlo siyang wall light. Tapos yung ceiling light doon. Alam niyo yung feeling na
Nagre-render yung video ko, tapos biglang nasagi ni Kobe yung saksakan doon, namatay yung computer ko. Ay, naku, magre-render na naman ako. Ang tagal pa naman mag-render, guys, kasi kailangan i-render yung Filmora para smooth yung pagkaka-edit ko. And nilagay ko yung stante dito. Naglagay ako ng snake plant, cactus, tapos yung picture namin ni RJ, and then picture namin tatlo nila Kobe. So, I was thinking na magpa-develop din ng pictures with my family, tapos hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay, pero siguro dito na lang din. Yung Christmas tree namin, hindi ko pa siya natatapos kasi I was be able to buy a new motif. Gusto ko kasi yung medyo rose gold, tapos silver or pure silver and white, para white Christmas naman ang aming theme this year. Pero super daming gastos, kaya maybe yan na lang muna siguro. Pwede pa naman yan. Hindi na siguro kailangan. Meron pa akong kailangan iayos, i-organize ito, yung mga yan. Tapos may mga damit pa kami dito na hindi na naaayos. So kung mapapansin nyo, yung floor namin is iba-iba. Wala kasi kaming budget last time. Noong time na binibuild tong bahay na to, kaya yung mga binili naming tiles is pansamantala lang muna. Kaya ganyan yung tiles namin. Maayos yung sahig and madaling linisan. Tapos dito naglagay ako ng mga stuff, yung stocks namin na binili ko sa Watson's nung nag-sale sila. Tapos andito yung mga coffee ko, yung tea ko, tapos coffee maker andyan na, para hindi na ako lumalabas pagka gusto kong mag-coffee. Alam nyo naman ako, mahilig ako mag-coffee din. Like blinds, itong blinds na to, guys, hindi ko alam kung na-vlog ko to before, pero sa Shopee ko siya nabili. Gray yung color niya, affordable price, hindi siya ganun ka-quality, pero carry naman, maganda naman siya. Kaya okay lang, kung gusto nyo ng budget na blinds, kailangan din ng kabila. Kasi, tignan nyo, naglagay lang ako ng tabing doon na bedsheet. Kasi wala rin kaming curtain. Pinag-iisipan ko nga kung curtain yung ilalagay ko or blinds. Kaya lang mas, kasi yung blinds, mas okay kung blinds yung bibilin ko. Kasi mas madali siyang i-install at saka mas madali, alam niyo yun, mas trend siya ngayon. Iisip ko kung gray din yung bibilin ko or white. Kasi ang motif ng bahay namin, gray, white, black. Mas kasi, mas masarap sa mata kung white. Pero gray na kasi yung nandito. Kaya siguro gray na lang din, Gray na lang din siguro. Yung mattress namin, pang third week na niya ngayon. Kasi diba, may to order yung mattress na binili namin, na in-order namin sa SM department store. Expecting na darating siya tomorrow. Kasi pang third week na niya tomorrow. Pang third week na namin naghihintay tomorrow. And nakalagay sa receipt na for pick up siya tomorrow. Kasi pang third week na nga tomorrow. So, nag-message ako doon sa agent ng SM. Meron kasi silang call for delivery. So, doon ako nakipag-transact na bumili ng mattress. Nag-order ako sa kanila. So, nagbayad kami mismo sa SM Mega Center sa Cabanatuan City. Ayun, magpapasko na din kasi. So, it's November 8 na. Malapit na magpasko. Nakapaglagay na kami ng Christmas lights. Meron akong in-order sa Shopee na solar siya. Pinakita ko ba yun sa inyo? Hindi ko na matandaan eh. Pero papakita ko ulit once na nagkaroon ako ng time mamaya lumabas. So, yeah. I-recall na lang muna to siguro. Kasi kailangan kong mag-edit ng super dami ngayon. Since wala naman akong gagawin. Nagluto nga pala ako, guys, ng lunch. Nagluto ako ng kare-kare. Actually, siya ginataang gulay. Kaya lang, naisip ko na pwede yata ilagay yung peanut butter sa ginataang gulay para maging kare-kare siya. So, ayan siya. Tapos, footlong and sawsawan patis na may kamatis. So, this is our lunch. Na. Kain na tayo. Meron din palang ginisang alamang dito. Lord, thank you for this food.
Amen. Para mamaya, kasi sabi ni RJ, mag-ano daw siya. Kukuha ng mangga. So, minum na ako ng isang basong tubig para busog na ako kaagad. Kain guys! Yummers! So, labas tayo guys. Pakita ko sa inyo yung pakita ko sa inyo yung labas ng bahay natin. How are you? Ito nga pala yung binili kong Christmas light. And, tada! Christmas light! Almost finished na din yung isa dito, kahit na ang pang-brush niya ay yung aking mga makeup brush. Alam niyo ba guys kung magkano yung brush ko na ginagamit niya? 600 pesos yun. Ilang piraso na lang yung natitira. Naubos na niya. Lalagyan natin siya na puto na maliliit na color white. So, yan. Hindi na namin pinatiles to eh, kasi wala nang budget for that. Tinrim ko kasi yung halaman na to, tinrim ko. Yan, naano ko pala siya, nagupit ko pala siya. Tanga ko, no? Pero sabi ni RJ, kaya naman daw niyong ikabit. Ipagdidikitin lang yung wire nito, yung dulo, dun sa naputol. So medyo mahina lang yung ilaw niya kasi ano siya eh, solar yung binili kong Christmas light for this one kasi wala tayong saksakan. Pangit kasing tingnan pagka ano yung saksakan eh malayo, ayun yung saksakan tapos kukonek na ganun. Kailangan pa na extension. So yung solar na lang yung binili ko. Ano na, magsi 6:30 na. Kakakaroon-karoon lang ng kuryente. Kailangan namin magdamag eh. So nagsuot ako nito kasi lumabas ako ng bahay. Tinignan ko yung inon ko yung solar na Christmas light dun sa labas. So, tomorrow na ako mag-upload. Tinatamad na ako kasi medyo matagal yun eh. Matagal mag-ano kasi mag-save ng video. So, tomorrow na lang. Sabay mag-ano na din ako. Mag-upload tsaka mag-edit. I-edit ko na yung mukbang Q&A namin. So, yeah. Mag-edit na tayo guys ng vlog. Tomorrow na lang ulit. Sana may ganap.